Go Geta. 20 deep. 20 deep. Honey clip sa bumbunan mo. Crashing. Huwag kang palagpag sa outside. Bigbit namin yung foul line. At dahil nauuhaw ako ngayon, asan yung cow? Asan yung dog? Asan na? Sila lang naman ang Outside Mafia na gumimbal sa YouTube, TikTok. Kasi lazy, dinidisco. At hip-hop scene. Ako nga pala si Cyberflex at ngayon ay ibibigay ko sa inyo ang 10 bagay na maaaring hindi mo alam tungkol sa Outside Mafia. Di pa nagwintis mga shit ko pop, medyo pinanis mga bitch boys pop. Top 10. Ang grupo nila ay kinabibilangan nila Cashman, G at Stan. Ngunit alam nyo bang bago sila sumikat ay naging cashless muna si Cashman nang matanggal ito sa dati niyang trabaho bilang waiter sa isang resto bar. At ito ay nang kainin niya ang isang fried chicken dahil sa kanyang labis na kagutuman. Trabaho ko sa bar, waiter kasi ako dun. Tatanggal ako dun, kinain yung chicken. Nagutom ako kasi free. Buti na lang Cashman na siya ngayon at may pang-order na ng chicken. At speaking of order, coming up to our number 9. Ay nung mga panahong ding to, ay di umano'y Food Panda Rider naman ang kosa niyang si G. At naging pang-asar pa nga ito sa kanya ng katunggalin nilang grupo na OL Gang. Kung nagkataon na hindi to pinansin, malamang sa malamang ay nagpapanda ka pa rin. Kung G, magpanda ka lang. Well, okay lang yan dahil sa ating top 8 to the rescue naman si Madman Stan bilang tagapalo ng skateboard dahil that time ay skaterist naman pala itong si Idol. Pero sa susunod niyang gagawin ay mas magiging idolo mo pa siya. Dahil sa ating top 7 ay alam nyo bang pagkatapos ng graduation ni Stan ay binigyan siya ng kanyang magulang ng pambili ng motor bilang graduation gift. Ngunit sa halip na ibili niya ito ng luho ay ginamit niya ito upang ipambili ng personal computer dahilan upang maging makinarya nila ito sa paggawa ng musika at pera. Pag-graduate din ng senior high, nagbili siya ng motor pero pinambili namin ng PC. Yung PC na gamit namin ng mahigit 2 taon, marami kami na years na nga eh. Good job Stan, isang patunay na walang masama sumugal sa pangarap. Top 6 at walang halong pambobola. Alam nyo ba na magaling din sa basketball si Cashman? Ang angas ko kasi kaya hindi kanya maakit eh. Popping ball and lagi with a makeup. Top 5 ay ipapakita ko naman sa inyo ang trap house ng Outside Mafia kung saan nila niluluto ang kanilang mga obra including the massive hit song na 20 Deep. Studio namin dati, kami nag-record 20 Deep, dito namin nag-record. Quick analysis muna tayo, para sa akin si G ang pinakabarumbado lumetra. And the one who got the most creative flow naman ay si Stan. At Cashman naman bilang pinakamalakas. Pero syempre dapat malakas din ako sa'yo, kaya mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Top 4. Alam nyo bang kahit na unang sumikat ang OL Gang ay ayon kay Cashman ay ginaya lang daw ni Nate Man ang man sa kanyang pangalan and even copied his dreads. Ginayan mo lang nga yung pangalan ko sa man. Ginayan mo pa yung dread ko. Mula ka lang pinag-penyo to amin. Sa kanta naman nilang freestyle ay diniin palalo ito ni G. Yung style at lyrics nyo sa minyo pinagagaya. However, bago sila tuluyang mag-away-away ay alam nyo bang nagsalo-salo muna sila sa iisang studio. At ito ay sa trap house ni Ghost Worldwide. Pag natapos niyan, mahangas na yan pagkatapos niyan. Dito lang yung pinakamahangas na studio, pre. Top 3 ay ibubunyag ko naman sa inyo ang tunay na kahulugan ng pangalan ng kanilang rap group na Outside Mafia. And we're back! Ang letrang O sa Outside Mafia ay nangangahulugang orosa sa Malate, Maynila. At ang salitang side naman ay nagmula sa Bocobo Street aka B-side. And pinaghalo nila ang dalawang bansag na ito kaya ito naging O-side. Meron ng isang tropa, si Toti. Parang nagdumami sa B-side. Eh sakto yung mga tropa nasa orosa. Yun niya. Ngayon sabi niya, tara, tambay naman tayo sa O-side. Subay parang O-side.
At ang mafia naman ay galing sa idolo nilang Shoreline Mafia. Ang pinali o Shoreline Mafia? Top 2. Alam nyo bang bukod sa pagra-rap ay marunong din gumawa ng beat si Cashman and even know how to mix songs? Kasi yun ang maganda yung beat. Ikaw nag-mix din, di ba? Oo. Siya nag-mix na yung akit. Nasa ano yun? Nasa kailalim-lalim ng YouTube channel girl. Pero kung anong batin yung maganda ng Top 1 ay ang kanila namang mga paboritong rap artist na nag-inspira sa kanila upang maging rapper. Yun ang inspirasyon mo sa musika mo. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Third round of the clip of rip. I'm a microphone killer. Si Blue Bass. If he like it, buddy, gon' respect the scripting. Si MB Mill. We been ballin', I got hoopers who down to shoot when I call him. Starring si ano, OT Genesis. Flew to LA, got a plug on that OG. Dali namin ang clip sa Pilipinas. Dinala na nga eh. Ah, nandito na ba? Pero ayon kay Cashman, ang tunay na top 1 daw talaga na inspirasyon niya sa kanyang pag-rap ay walang iba kundi ang kanyang pamilya. Dito para sa game, para to sa aking mama. Ako nga pala si Cyberflex. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Kung oo, ay i-like mo na. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ops! Sandali lang! Nga pala, pwede kayong magpa-promote ng kanta sa akin. If meron kayong original composed song, message nyo lang ang Facebook page ng Cyberflex at mapiflex na natin ang kanta mo sa halagang 200 pesos via GCash. Brr! Pow!